Okay, ayan. So, magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Ayan, ako ay masaya na nandito at higit sa lahat masaya na makita ang ating mga kapatid na tinagpapala ng ating Panginoon. Tunay na ang Diyos ay hindi nagkukulan. Ako, God is good. All the time. Pero nakita ko to sa kanilang YouTube. Nakita ko, wow, talagang pinagpala sila ng ating Panginoon at tunay na mabuti po siya. Kaya ngayon, ating itatalaga ang sasakyan ito. At naniniwala tayo na ang lahat ng mga pagpapala ay mula sa ating Panginoon. So bago tayo manalangin, dumawit muna tayo. At let us sing give thanks. Ayan. Sino pwedeng mag-teach? Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given. Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given. Jesus Christ, His Son. Isang talata mula sa banal na kasulatan na nagmumula sa Deuteronomy chapter 8 verse 18. Sabi dito, "And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you the power to get wealth, that He may establish His covenant which He swore to your fathers at this day." So sabi dito sa ating Bible text mula sa Deuteronomy chapter 8 verse 18, "And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth." Okay? So dito, Brother Ian, Sister Rula, at sa ating lahat po ay pinapaalala sa atin ng ating Panginoon na Siyang nagbigay sa atin ng kakayahan na tayo ay magkaroon ng maraming mga bagay sa mundong ito. No? Talagang ang Diyos alam niya kung sino yung Kanyang pagkakatiwalaan. Nakita niya sa pamilyang ito, kina Brother Ian, na kaya pagkatiwalaan ng sasakyan. Kasi hindi lahat ay nagkakaroon ng sasakyan. Diba? Ang iba ay pinagkakatiwalaan lang ng motor, ang iba ay pinagkakatiwalaan lang ng tricycle. Ibig sabihin, kapag pinagkatiwalaan ka ng Panginoon ng malaking bagay, nakita niya na kaya mo itong i-manage. Diba? At ang napaganda rito mga kapatid ko, ay He always provides. Siya po yung nagbibigay sa atin. Sabi nga rito, alalahanin natin na Siya ang nagbigay sa atin ng kakayahan. Hindi Siya ang nagbigay ng wealth, but He's the one who gives us the ability to produce wealth. Andun pa rin yung participation natin bilang tao na tayo pa rin ang kikilos, pero abilidad na mag-acquire ng mga possession kagaya po ng napakagandang sasakyan na ito ay bigay po ng ating Panginoon. Kaya punin po natin ang ating tagapagligtas, especially sa pamilyang ito na pinagkatiwalaan ng Diyos ng sasakyan. So John chapter 1 verse 16 sabi dito, "Out of His fullness we have all received grace in place of grace already given." Ibig sabihin, hindi magsasawa ang Diyos na bigyan tayo ng pagpapala. Binigyan niya na tayo ng mga blessings, He will give us more blessings kapag nakita niya po na tayo tapat sa ating tagapagligtas. And this is a testify itong pagbibigay sa inyo ng sasakyan na ang Diyos ay kumbaga merong tiwala sa pamilyang ito. No? Nakita niya yung kakayahan, nakita niya na kayang i-manage, and at the same time yung faithfulness sa ating Panginoon. Okay? Yung mga paglilingkod na ginagawa niya through compassions and other things, ito yung ginagawa ng kumbaga, andito yung blessings ng Panginoon,
tinubay niya sapagkat alam niya na mas na-extend pa yung mga ministry sa pamamagitan ng sasakyan na ito. No, hindi na magmumoto, no, mas comfortable na yung mga bata kapag sasakay na, talagang aircon, talagang safe kung ating titingnan. Okay? So another text, mga kapatid, sinasabi dito, sa James chapter 1:17-18, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly light, who does not change like shifting shadow. He chose to give us birth through the word of truth, that we might be kind of first fruit of all He created. So James chapter 1:17, every good and perfect gift is from God. Lahat ng tinatanggap natin na beneficial at magagamit natin sa ministries natin, lahat yan ay galing sa ating Panginoon. Kaya Brother Ian, Sister Rula, tanggapin nyo yung binigay ng Diyos kayo bilang kanyang mga katiwala. Alam niya na kaya niya itong i-manage, no, sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. So whatever you do, whether you eat or drink or you drive this car, do all for the glory of God. Okay, so amen. Panalangin natin, pwede ba natin buksan ang sasakyan? Mm-hmm. Lahat, pati mga itong yung likod. Yung likod. Sana may iba. Pinto. Lahat ng pinto. Tsaka. Spray mo po. Pwede naman po. Pabanglo ka na. Anay. Awa kang mar. Wait lang po. Kahit ano lang yung maliyan, yung perfume lang yung perfume. Yung spray lang sa taas. Oh, kinuwa, kinuwa na, kinuwa na. Kasi pag oil, baka pag... Medyo makakapagsaya. Nice. Eh, mangkik ko siya na. Mayalik ka ba? Hindi, oil pa. Hindi, kasi ano. Alright, so... Okay. Ngayon mga kapatid ay itatalaga natin ang sasakit sa kamay ng ating Panginoon, ano? And this is just a symbol, mga kapatid, itong pag-perfume, no? Pag-anoint ng sasakyan ito, mga kapatid. Okay? Tayo ay manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, kami po ay lumalapit at nagpapasalamat sapagkat kayo ang aming Diyos na kailanman ay hindi nakukulang sa kanyang mga anak. Narito po, Panginoon, ang pamilya po ni Brother Ian. Katiwala na inyong pinagkatiwalaan ng isang malaking bagay. Narito po ang kanilang sasakyan na tinanggap mula sa inyo. Nakita niyo po sa kanila ang kanilang kakayahan upang i-manage ang kaloob na ito sa kanila. Panginoon, ang aking dalangin, patuloy silang samahan, patuloy silang biyayaan ng lakas sa lahat ng oras upang mapangalagaan ang kaloob na ito na mula po sa inyo. Panginoon, sa oras na ito, akin po pong itinatalaga ang sasakit ito, Panginoon, sa pamamagitan po ng paglalapit sa inyo na ito inyong iingatan, ilalayo sa anumang mga disgrasya, ilalayo sa anumang mga pagkasira. At Panginoon, ang aming dalangin, kasabay ng pagtatalagang ito, na sa bawat sasakay at lalabas sasakyang ito, ay maramdaman po nila ang presensya ng aming tagapagligtas. Upang ang sasakyang ito ay maging pagpapala at magamit sa gawain ipinagkaloob niyo po sa kanila. At tubayan niyo rin po si Brother Ian na siyang inyong gagamitin upang siya ang magmamaneho ng sasakyang ito. Siya rin po ay bigyan niyo ng lakas, patuloy na kakayahan, at tibay ng pangangatawan, gilas ng mga mata at pag-iisip upang sa kanyang pag-drive, Panginoon, ay magiging safe po ang lahat at siya po ay magiging patuloy na instrumento at pagpapala sa mga taong kanyang mapupuntahan. Panginoon, inilalapit po namin ang sasakyan ito sa inyo, tanggapin niyo po at ipagkaloob ang protection, hindi lamang sa kanyang ito, kundi sa buong pamilya na gagamit, Panginoon, ng sasakyan ito na kaloob niyo po. Maraming salamat po sapagkat kayo ang aming tagapagligtas na laging nagpo-provide po ng mga pangailangan ng kanyang anak. Purihin po ang inyong pangalan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Congratulations, Brother Ian! Congratulations! Yan. Okay. Yan. Congratulations! Congratulations po! Okay. Hindi ko na masyadong itikita na pa rin yung mga niyong amoy.
Ribbon cutting. Sakay daw siya. Okay na to pa? Sige na po, open. Okay na. Amen! Pipip! Papipit daw! Pass! Pass! Pa. Praise God! Congratulations! Thank you, Pass! Salamat po. Picture na kayo.